Mga kapuso, hindi po sa lahat ng oras, ito the rescue sa atin ang ating mga bantay o yung mga alagang aso. Meron din mga pagkakataon, tayo naman ang kailangan nila. At sa oras sa pangailangan, mahalaga siyempre na alam natin ang tamang paraan para masagip sila sa pamagitan ng CPR. Yan ang usapang pets ni Mab Gonzalez. Marami ang napapigil hininga marahil sa panunood ng pag-CPR na ito ng isang ale sa isang aso. Ayon sa viral post, manganganak na raw ang aso pero bago pa man mailabas ang mga tuta, bigla na lang nanghina at tumigil sa paghinga ang aso. Mabuti na lang daw, to the rescue ang uploader na si Zabs Molyo at ang kanyang tiyahin na siyang nagtiyagang magmasahe sa tiyan ng aso at sumubok na mag-revive sa alaga. Sa kabutihang palad, nabuhay ang aso at mga tuta nito. Sa mga pagkakataong may emergency ang ating mga alaga, sabi ng vet, tamang pag-CPR ang maaaring magbigay ng difference between life and death ng inyong fur babies. Pero bago magbigay CPR sa alaga, i-check daw muna ang sumusunod. First, you have to check unang-una yung circulation. Matcha-check mo yung circulation pagka pinalpate mo yung sa may chest area niya, pag tumitibok yung heart. Tapos pangalawa yung kung humihinga ba sila. Tapos, of course, kailangan mo i-check yung airways nila kung may nakaharang sa ilong. Dinemo din ni Doc kung paano ang tamang pag-CPR. Siguraduhin ihiga patagilid ang inyong pet. Kung tuta pa lang ito, ilagay mo yung apat na daliri mo sa ilalim and then yung thumb sa ibabaw and then press like that. Mahina pa raw kasi ang rib cage ng mga tuta. Kung adult naman, applyan ng pressure gamit ang magkalapat na palad. Siguraduhin diretso naman ang kamay. Gawin ito ng 10 beses, saka hipa ng 2 beses ang ilong ng aso. Hindi mo dapat siyang iangat, but be careful pa rin kasi nga pwede pa rin silang makakagat. So ganyan, tapos blow, tapos hintayin mag-rise yung chest. Sa pag-conduct ng CPR, tandaan din daw ang mga no-no na ito. Hindi siya pwedeng i-bend ganyan kasi pwedeng makadagdag pa yon sa fracture kung meron man. Tapos kung make sure nyo hindi kailangan pa inumin ng tubig if hindi nagsaswallow. So, kung hindi siya lumulunok, pwede kasi siyang mapunta sa lungs. Para ma-induce yung paghinga nila, pwede niyong i-massage yung chest, pwede niyong i-blow yung nose. Paalala ni Doc sa mga nagbabalak isama sa summer getaways ang kanilang pets, tandaang hindi lahat ng aso marunong lumangoy kaya posible silang malunod. Lapatan sila ng paunang lunas at isugod agad sa pinakamalapit na vet clinic. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.